Vlogger siya, hindi mo alam. 1 million na yung ano niya. Hello everyone! Welcome po sa akin channel. Kung ikaw ay bago sa akin channel, this is Jasper, isang OFW dito sa Abu Dhabi. And for today's vlog, bale, yung vlog ko ngayon is actually a vlog update. Siguro yung mga next videos ko, mostly mga life and vlog update. I will try my best na makapag-vlog sa labas at saka para mapakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng city dito sa Abu Dhabi. So, bale ngayon is nasa labas ako. Apunta ako sa bus stop para pumunta sa isang pagupitan dito. Tingnan nyo naman yung buhok ko. Oh. Medyo mahaba na siya actually. So, kaya naman papagupit tayo ngayong araw na to. Tapos, bibili rin ako ng wax para sa aking buhok. Punta lang ako dito sa may basta para maghintay. So actually, 10 minutes pa siya bago dumating. So, dito muna tayo sa may lilim, dito sa may puno. Okay, nasa bus stop na po tayo ngayon. At saka, siguro mga 5 minutes na lang yung bus is daraan na siya. Tingnan nyo to, dito meron silang mga boards para makita mo kung anong oras darating yung bus. Kakababa lang po natin sa may bus at napunta na tayo ngayon sa pagupitan. Medyo nahihiya talaga ako mag-vlog pero vlog pa rin, di ba? So papunta po tayo ngayon sa may Pinoy Foggy Salon para magpagupit. So yun palang bus na yun is actually madali lang siya. Yung bus na yun is parang 2 minutes ride lang siya. So yung bayad doon sa bus usually kapag mga 2 digits na bus is 2 dirhams lang siya. So kung i-convert mo yun, yun, 28 pesos for a 2 minute bus ride. So 2 dirhams lang siya. So ngayon, nandito na po ako ngayon sa pagupitan, Pinoy Foggy Salon. Andito tayo ngayon sa Pinoy Foggy Salon kung saan may nangyayaring kaganapan. Ay, masagat ko. Oo, yung gumagala ng mabilis. Nasaan? Vlogger siya, hindi mo alam. 1 million na yung ano niya. Hindi ah. Diyos ko. So, bali, tapos na po tayo magpagupit dito sa may Foggy Salon. So, di ba? So, kaya dito sa UAE, parang kapag nandito ka is hindi mo rin masyado mag-feel yung homesick kasi mga establishment dito, mga kabayan din. So, yung mga kabayan na nagugupit. Tapos, yung mga store din na kainan is mga kabayan din. So, actually, halos dito sa UAE, parang 30% ng population mga Pilipino or mga 20% kasi nga sobrang dami ng Pilipino dito at alam ko mga 700,000 yata yung mga Pilipino na nandito. 12 noon na dito pero ang saya lang, ang sarap ng feeling kasi
malamig pa rin dito sa Abu Dhabi. Winter is here na talaga mga sir. So ayun. So bala ko ngayon is bibili lang ako ng wax doon sa may kabayan na nagtitinda. Kasi meron pa akong trabaho ng alas 4. Ang gupit na to is 25 dirham siya. So tapos nagbigay rin ako ng tip kay Manong ng gupit. Actually siya talaga yung nagugupit sa akin ever since. So binabalik-balikan ko kasi nakukuha niya yung gupit na gusto ko. So yun. So 25 dirhams yung gupit dito. So kung i-convert mo siya sa pesos, mga 25 times 14, mga magkano. So more likely mga 300 plus. So ayun. Medyo marcha, di ba? Sa Pilipinas, nagkapagupit ako, mga magkano yung gupit sa Pilipinas. 60 pesos lang yung gupit ko sa Pilipinas. Pero dito, 300 pesos kapag kinonvert mo na. Anyway, yun naman talaga yung standard dito. Ang kira nyo yung Abu Dhabi. Ayan, sa likod ko. Ayan. Doon is yung highway. Tapos, yung dito naman is yung mga shops. So, ayan. So, nakikita nyo pa yung Abu Dhabi. Ewan ko lang kung hindi ba bawal na mag-vlog dito. Baka mapulis tayo mga sir. Pero, syempre, habang walang naninita, mag-vlog pa rin ako. So, ayun na nga, no? Dahil tapos na tayo magpagupit, bibili ako ngayon ng wax lang kasi wala na akong wax para maporma din natin yung bagong gupit natin. Ayan, kabahin house, mga titimda ng mga prutas, gulay. Pero hindi tayo pupunta doon, dito tayo sa may Philippine Greenhouse Cosmetics. Yan, so bali ito yung bibili natin, yung clay do na ginagamit ko sa buhok ko. Yan. Kaya makan to kuya? That is 13 set. 13? After the set? Ito na lang po. Thank you, sir. Yan, tapos na tayong bumili ng wax. Ngayon, dito naman tayo sa panaderya. Bili lang ko ng konting pandesal para mabaon natin. So, ito lang po yung tanging carbohydrates na kinakain ko sa isang araw. May pandesal po kayo? At 3 dirhams lang po. Ay, 2 dirhams lang po. Sorry, okay. So bali pa uwi na po ako ngayon mga sir. Ano, nakita niyo ba yung Abu Dhabi kung ano yung itsura niya? O, di ba? Nakalibreng tour kayo dito. So patikim lang 'yan. So ito yung buhay dito sa abroad. Actually, kung ano mo talaga, mas simple yung pamumuhay dito. Simple, hindi siya simple actually. Mas convenient. Kasi ayan, walang traffic. Walang yung parang yung safety mo ba? Yung safety mo is hindi siya ganun ano. I-explain kasi ako-conscious ako sa mga tumitingin sa akin. So, basically, ito yung buhay dito sa Abu Dhabi. Simple lang yung buhay dito. You go to work, kain, tulog, the next day, you go to work. Pero, isa sa mga pinaka maganda dito is yung safety mo. At saka, yung mas simple yung pamumuhay o yung convenient ba, parang traffic, tapos hindi ka masyadong nag-aalala na baka may mag-snatch sa'yo. Ayan, malapit na tayo sa bahay natin. So, konting lakad na lang. Kung napapansin nyo, yung background ko halos mga sasakyan. Ayan, kasi gaya na sabi ko dati, nakatira kami sa mga flat dito. Tapos lahat ng sa ilalim is mga parking. So unfortunately, wala po tayong car mga sir. Kasi sobrang mahal na magka-car dito. Tsaka yung driving license mo din, siguro gagastos ka ng mga 6,000 to 7,000 dirhams, which is equivalent to roughly mga 90,000 pesos. So mag-commit na lang tayo, di ba? Alam na kung wala ka namang family dito, single ka lang,
isa ka lang. So, pamit na lang tayo. So, ayun, bale, patapos na yung vlog ko na ito. At malapit na rin ako sa aking bahay. And, ayun, again, maraming salamat sa panood sa akin. And I hope to see you sa mga next vlogs natin. Bye!